Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Sa kabila ng marami na ang nahahandusay na mga katawan sa magkabilang panig ay nagpatuloy pa rin ang sagupaan ng dalawang grupo. Bawat isa sa mga mandirigma ay ibinigay ang lahat ng makakaya. Dahil sa ganun rin ang ipinapakita ng kanilang mga kalaban. Nang halos mauubos na ang mga tauhan ni Victoria na unang sumugod, ay kanya nang pinakilos ang ikalawang pangkat, kung kaya nadagdagan na naman ang kanilang mga kalaban na kakasagupain. Walang humpay, nagpakawala sina Pablo at Cardo ng kanilang mga pamatay na kumpas sa itaas ng unang bakod, na pagkaminsan ay ginagamitan pa nila ang mga ito ng iba pa nilang nalalaman na kakayahan, kung kaya hindi sila tumitigil sa kanilang ginagawang pag-usal, na dahilan kung bakit pagkaminsan ay naglalaho sila at bigla na lamang susulpot sa likod o di kaya na may harapan ng mga nagugulantang na mga kalaban. Minsan naman, ang kanilang mga pag-usal ang dahilan kung bakit biglaang naninigas na lamang ang mga aswang, na hindi na nila naigagalaw pa ang kanilang mga paa at kamay kapag kanila nang nadampian, na maging sila ang ilo ay ginamit ng lahat ang kanilang mga nalalaman na itinuro sa kanila ng kanilang Tio Pablo, na nang kanilang makitang nagsisibagsakan na ang mga kawal ni Haring Erpe, ay sinubukan pa nga ni Agatang pagalawin ang lupa, na nang magsimulang yumanig ay nangagsitumbahan ang kanilang mga kalaban kasama ng kanilang mga kapanalig na kawal, na nakapagbigay daan iyon upang makabawi ang kanilang mga kakampi mula sa agresibong pag-atake ng mga kalaban, na tila nadedehado na sila. Na nang makabawi ang mga aswang at binukay mula sa kanilang pagkakatumba sa lupa, bunga ng pagyanig, ay muling nangibabaw ang lakas at puwersa ng mga ito, na nakikita nila Bernamir na anumang oras ay tuluyan ang bibigay ang depensa ng kanilang mga kasamahan, at siguradong lalamunin na ito ng buhay ng kanilang mga kalaban dahil sa dami ng bilang ng mga ito. Idagdag pa ang kanilang mga kagamitan at kasangkapang pandigma, na nagtataka pa silang masaksiyan na karamihan sa espada ng kanilang mga kasamahang kawal ay nangaputol sa tuwing kanilang sasanggain ang espada ng kanilang mga kalaban, na naisip nilang mahusay ang pagkakagawa ng kanilang
mga espada at yari sa isang matibay na metal. Ilang sandali pa ay tuluyan na ngang bumagsak sa kamay ng mga kalaban ang unang bakod. Hindi na ito natagalan pang maidepensa ng kanilang mga kasama. At napaatras sila Pablo dahil sa dami ng mga umaatake na sa kanilang posisyon. Napagaman nakapagdulot ng malaking sagabal at pinsala ang mga tore sa kanilang kalaban, ngayon ay unti-unti na rin nakukubgub iyon. At handang-handa na ang mga ito na sakupin naman ang ikalawang bakod, pagkat nalalaman nilang iyon na ang natitirang sagabal na lamang sa kanila. Nakapag iyon ay bumagsak sa kanilang mga kamay, ay sigurado nang mapapasok na nila ng tuluyan ang kampo at malaki na ang posibilidad na mapapasa kanila ang tagumpay. Kung kaya, ibinuhos ng lahat ni Victoria ang kanyang pwersa. Ikinumpas nito ang kanyang kamay upang ibigay na ang hudyat ng paglusob ng lahat ng kanyang mga tauhan. Nabalak na niya talagang durugin ang kanyang mga kalaban. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga aswang, bampira at binukay bilang karagdagang pwersa kontra sa mga mandirigma ng kabutihan. Nang bigla na lamang nakarinig sila ng malalakas na sigawan na nagmumula sa isang direksyon. Na nang mapalingon sila Pablo, ay nakita nila ang mga busaw sa pangunguna ni Igme at mabilis na dumadaluhong papunta sa kanilang mga kalaban. Na nang magpang-abot ay agad na nagtalsikan ang mga parte ng katawan at dugo dahil sa lakas ng pwersa ng dalawang nagbanggaang pangkat. Na marami kaagad ang mabilis na bumulagta na naliligo sa sariling dugo. Nang iba pa nga ay bumubula ang kanilang mga bibig at tila kumukulo-kulo pa ang mga dugo sa paligid ng kanilang mga sugat dahil sa tindi ng lason ng mga ito. Subalit, marami din sa mga busaw ang agad na naputulan ng hininga dahil sa lakas at tibay ng santata ng mga kalaban. Idagdag pa na nababalutan ang mga ito ng balute, kung kaya naging mahirap para sa kanila na masugatan agad ang mga ito. Nasa mga pagkakataong tumatama sa kanilang mga suot na balute ang kanilang pag-atake, ay siguradong isang matinding pinsala naman ang kanilang inaabot kapag gumanti na ang mga ito ng kanilang opensa. Na marami sa mga busaw ang naputulan ng iba't ibang parte ng katawan, ngunit wala sila Pablong nakitang umatras ni Isaman. Na nakita nila kung paano makipagsabayan ang mga ito. Kung kaya, kumilos na rin si Pablo at sinabayan ang mga busaw. Na dahil doon ay sumunod na rin sila Angelo. Samantala, napangiti lamang si Victoria sa nakitang pagdating na iyon ng mga busaw. Na tila nakapagdulot pa iyon sa kanya ng panibagong sigla. Na tila ba gusto niya talagang maisabak sa matinding laban ang kanyang mga tauhan. At matibay ang pananalig nitong mapagtatagumpay ang lahat iyon ng kanyang mga kampon. Na sumigaw pa ito na sinasabing kanila di umano ang tagumpay.
na nang marinig naman iyon ng kanyang mga kampon, ay sabay-sabay na nagsigawan ang mga ito bilang tugon sa kanya. Nasa pakiramdam nila Pablo ay tila lalong naging agresibo pa ang kanilang mga kalaban, na naging mas mababangis ang mga ito at tila ba inspirado at ganadong-ganado. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.